Ngayong pong umaga, ang pag-uusapan natin is when we worship. Ano po ba yung attitude natin sa pagpupuri? Or ano ba ang atin pong sitwasyon sa ating pagpupuri? Sino ba ang ating, ano ba ang content? Ano ba ang object ng ating pong pagpupuri sa Panginoon? Sa lahat sa atin, sa mga kabataan, sa worship team, sa mga nakikinig, at sa bawat isa po sa atin, maikita natin yung attitude ng ating pong pagpupuri sa ating Panginoon. At hindi pagtaas ng kamay, hindi lamang ito limited dito sa simbahan, kundi ito'y maging sa ating mga tahanan, yung ating pong pagpupuri ay nag-uumapaw sa harapan po ng ating Panginoon. At ang babasahin natin ay sa Mark chapter 12, verses 28 and hanggang 34. Hiniling ko po ang bawat isa na tumayo at babasahin po natin ang kanya pong mga salita. Hallelujah! Ako lang po ang magbabasa, sumunod na lang po kayo sa screen. One of the teachers of the law came and heard them debating. Noticing that Jesus had given them a good answer, he asked them, "Of all the commandments, which is the most important?" "The most important one," answered Jesus, "is this: Hear, O Israel, the Lord our God is one. The Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this: Love your neighbor as yourself. Therefore, there is no commandment greater than this." "Well said, teacher," the man replied. "You are right in saying that God is the one. The God is one and there is no other but Him. To love Him with all your heart, with all your understanding, and with all your strength, and to love your neighbor is as yourself is more important than all burnt offerings and sacrifices." When Jesus saw that he had answered wisely, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." From then on, no one dared ask him any more questions. Kayo po yung manalangin. Lord, salamat po sa opportunity na sa umaga pong ito, matunghayan po namin, Panginoon, ang iyong mga salita at makita po namin, O Diyos, ang iyong pong point at ang dating sa buhay po ng bawat isa, lalo na sa aming mga pag-aaralan. Lord, be magnified, be lifted up in the name of Jesus. Amen and amen. Palapan po natin ng Panginoon, pwede na po tayong makaupo. Hallelujah. So when we talk about worship, we are talking about worth ng ating pong Panginoon. Sino ba siya sa buhay po ng bawat isa sa atin? During this sharing, makikita po natin yung detalye po ng worship, ng salitang pong worship. And God willing, mas lalo nating mababatid po yung kalooban ng Diyos when we talk about worship. At sa umaga pong ito, nakalagay po dyan sa ating bulletin, meron tayong three great principles na titingnan kung paano ba or ano ba yung ating gagawin sa pagpupuri po sa ating pong Panginoon. Ano ba yung ating motibo? Ano ba yung paano ba natin ito gagawin? Tatlong bagay ngayon pong umaga before communion. At ang una is, we worship His worth. Okay? We worship His worth. Ano po yung worth? Ang sinasamba natin dito ay ang ating pong Panginoon. Okay? At ang pagkasamba natin sa Kanya ay kung sino siya, kung gaano siya kadakila, gaano siya ka-worthy. Nabanggit ko po kanina yung worship. Ang worship po sa original, hindi ko na po nilagay dyan, is it talks about His worth. Pag sinabing worth is yung presyo. Diba? Pasabihin natin halaga. Okay? Ano ba yung halaga natin sa Kanya? Sino ba siya? Nawit natin kanina, "You're rich in love and your name is great and your heart is kind for all your goodness." So we're talking about His worth. So ang ating pong pupurihin po ay yung gaano ko kahalaga ang ating Panginoon sa ating mga buhay. So before tayong tumayo sa harapan, ang sinasabi po ng ating Panginoon, worship His worth. We worship His worth. Hindi po ito dahil sa gagawin natin for some reasons. Alam niyo po ba may mga nag-worship sa ating Panginoon? Pero before we proceed, when we talk about worship, we are not simply saying na sa church, sa pagpupuri sa Panginoon, taas ng kamay, praise and worship. Hindi po ganun. Hindi po limited doon. When we talk about praise and worship, it's the whole thing ng ating buhay. Pag sinabing worship, kahit nasa bahay ka, nag-worship ka. Kahit ikaw ay nasa opisina, nag-worship ka. Hindi naman umaawit ka, ha? Ibig sabihin, binibigyan mo siya ng worth. I don't know if you're familiar with, "And everything that you do, do it all for the glory of God." Narinig na po natin yan, no? That's Colossians chapter 3, verse 17.
And whatever you do, do it all for the glory of God. So lahat ng ginagawa natin dito is worship. I think I've been mentioning ito ng mga nakarampang message na there is no such thing as dualism. Ano yung dualism? Ang dualism is separation between what is secular and what is spiritual. Pag Sunday is spiritual, pag Monday to Saturday is secular. Diba? Anong secular work mo? Ako ay IT, ako ay teacher. Hindi po. Ang sinasabi ng Biblia is, kahit ikaw ay nasa school, you are doing that for the glory of God. And that is worship. Diba? Magkakabuti, gagawin mo ang lahat ng bagay para makapagbigay ng papuri sa Panginoon. So that's worship. Hindi limited sa simbahan, hindi limited sa pagpupuri sa Panginoon, kundi lahat ng ating ginagawa. Having said that, ang sabi po ng salitang ito, bigyan natin siya ng worth. Okay? Sabi po ng verse 29. Alam niyo po, itong verse na to ay sobrang instrumental sa pag-intindi ng lahat ng talata, lalo na sa commandments ng ating pong Panginoon. Sabi doon, "The most important one," answered Jesus, "is this." But before that, he was questioned by one of the leaders nung unang panahon. At yung tinatanong siya, actually po ay parang gusto lang siyang hamunin kung tama yung sagot niya. And during those times, talagang trinatrap nila si Jesus ng mga questions at mga understanding, pero wala po silang binatbat kay Jesus. Lahat ng sagot ni Jesus Christ ay tama. Kasi nga, teacher siya. Pero yung kaharap niya, teacher din. Ang sagot ni Jesus Christ, "Hear, O Israel." This is Mark. This is New Testament. Pero ang binanggit niya po ay nasa Old Testament. Deuteronomy chapter 6 verses 4 and 5. "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Para mas lalo nating maintindihan, panoorin natin yung video na to. For thousands of years, every morning and evening, Jewish people have prayed these well-known words as a way of expressing their devotion to God. They're called the Shema. "Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. And as for you, you shall love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength." Now the first word of the Shema is hear or listen, which in Hebrew is pronounced Shema. That's where the prayer gets its name. Now Shema is a really common word in the Hebrew Bible, and it's obvious why. Hearing is a very universal activity. It's usually connected with the ear, as in Proverbs chapter 20, "Ears that Shema and eyes that see, the Lord has made them both." Now that seems basic enough, but if you look at the other ways that Hebrew authors can use the word Shema, they use it to mean more than just let sound waves enter your ear. In Hebrew, Shema can also mean pay attention to or focus on. So when Leah, who wasn't loved by her husband Jacob, she has a son and she names him Simon, or in Hebrew, Shim'on, because she says, "The Lord has Shama'ad, that I am unloved." So Shema means to hear and to pay attention to, and even more. It can also mean responding to what you hear. This is why so many of the cries for help in the book of Psalms begin with a call that God listen. Psalm 27, verse 7, "Shema my voice when I call, O Lord, be merciful, answer me." So asking God to Shema is at the same time asking God to act, to do something. It's similar to when God asks people to listen. Like when the people of Israel come to Mount Sinai, God says, "If you Shema me fully and keep my covenant, then out of all the nations you will be my treasured possession." Now there's a couple interesting things about this verse in Exodus. In Hebrew, the word Shema is repeated twice in this sentence to give it emphasis. "If you Shema Shema," meaning listen closely. But also notice that from God's point of view, listening is basically the same as keeping the covenant. So when God asks the people to Shema, what he means is that they listen and obey. And that's the last fascinating thing about Shema. In ancient Hebrew, there is no separate word for obey, meaning to carry out the wishes of someone who knows better than you or is in authority over you. So in the Bible, if you want to say, "I will listen and do what you say," you use the single word, Shema. In Hebrew, listening and doing are two sides of the same coin. This is why later in Israel's history, when the people were breaking their covenant promises to God, the Hebrew prophets would say things like, "They have ears, but they're not listening." The Israelites, of course, could hear just fine, but they weren't actually listening, or else they would act differently.
differently. And so in the end, listening in the Bible is about giving respect to the one speaking to you and doing what they say. Real listening takes effort and action. And that's the Hebrew word, Shema. Shema. Ang gusto kong sabihin po noon sa mga binasa po natin na verse is yung when you hear Israel, listen to me. God is speaking here. Okay? Listen intently. At pag napakinggan mo to, ang content is God, the Lord our God is one. The Lord our God, the Lord is one. Sabihin, yung worth niya. Pakinggan nyo ito, wala nang ibang worth ang ating Panginoon. Siya lang ay nag-iisa. During those times sa Deuteronomy, marami pong mga surrounding na mga ancient, na mga nations. I don't know, it naririnig nyo po sa mga preaching yung mga Canaanites, Jebusites, Moabites, mga tights-tights, yung mga ganun, yung mga pangalan na yan. Yun yung mga taon na maraming mga Diyos-Diyosan na individual. And later on, mga Babylon, lahat yan. So ang declaration ng salita ng ating Panginoon, hear, O Israel, listen, be attentive. Wala na pong ibang magbibigay po ng, bibigyan ng worth, kundi ang ating Panginoon. Just imagine, hear, O Israel, listen to this. Walang ibang worth, kundi ang ating Panginoon lang at wala na pong iba. Following the perspective na yon, hear, O Israel, at clear na clear po yung mga salita ng ating pong Panginoon. Sabi po ng verse 32, nagulat po yung lalaki. Sabi doon, the man replied, you are right. Well said, teacher. Si Jesus ang kaharap. Siyempre, alam natin na si Jesus tama yung sagot. Pero sabi ng teacher, well said, teacher, the man replied, you are right in saying that God is one and there is no other but Him. Ito po yun, oh. Wala pong ibang katulad ang ating pong Panginoon. Wala pong iba. Yan po yung worth ng ating Panginoon. Kapag makita natin na siya po ay wala pong katulad, talagang ibibigay po natin sa kanya yung kapurehan na yun. Pag inaawit natin yung, hindi lang siya awitin eh. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. So meaning, walang ibang papantay, wala siyang worth, wala siyang kaparehas, wala siyang kapantay. Yun po yun, ibibigay natin yung worth sa Panginoon. So meaning, kapag ang isang mananampalataya ay hindi binibigay ang worship sa Panginoon at hindi siya nagiging attentive, yung hear, O Israel, yung Shema, pag hindi siya nagiging attentive dun sa totoong katibayan na yun, hindi niya naiintindihan yung worship. So right now, ang unang principle na gustong sabihin sa atin ng Panginoon is, we worship His worth. His worth, kung gaano siya kabuti. And later on, sa mga susunod, tatlong Sundays pang pag-uusapan natin, mas lalo tayong may explore kung gaano po kabuti ang ating Panginoon. We've been talking about His faithfulness, His loving kindness, His graciousness. At alam po natin, pag pinag-usapan po ang pagpupuri sa Panginoon, yung ating worship sa Kanya, binibigay po natin ang the best para sa Kanya. I think, napag-usapan yung priority 2 weeks ago, yung cliche ng Matthew 6:33, na uunahin natin ang ating buong Panginoon. Nung pinost ko po yun sa Facebook, umabot po ng 10,000 ang 10,000 po yung views po noong video na yon. Ay, nung reach po nung video na yon. Parang ang dami nilang nire-reply na, oo nga, Pastor, unahin ang Panginoon. Pero ang point ng message is not just unahin yung pagpunta sa simbahan. Hindi yun yung pinupoint doon. Ang unahin is ang ating pong Panginoon sa kanyang buhay. Ang pagpunta sa simbahan na isa lang sa application ng pag-una sa Panginoon. Ibig sabihin, kahit nasa bahay ka, you are prioritizing God. Are you following? Hindi siya limited na pagpunta lang sa simbahan. You are prioritizing. Pero I'm not saying na okay lang na hindi pumunta sa simbahan kasi pinaprioritize mo ang Panginoon. You have to come to church then para sabihin, pinaprioritize mo ang Panginoon. Having said that, that is the same dun sa ideyang worth kung paano mo siya pinapahalagahan. Diba? Pag-uusapan niya namin, kami ni Pastora siya, lagi kami nag-uusap about relationship dahil marami pong mga hiwalayan ngayon sa mga artista, mga ganun. Dami pong nakikita. Ay, 8 years na kami, nagtatanungan kami, Daddy, mahal mo pa ba ako? Ganun. Pero totoo yun. Huwag kayong makornihan. Hindi talaga po ang pag-ibig. Pero you have to express that kornihan para maipakita mo yung pagmamahal sa kanya. Tama ba yun? Amen? Oh,
Ayun, parang kahit corny siya, pero ini-express mo yung pag-ibig na yun. Okay, huwag kayong makornihan mga kabataan sa ganun, ha? Importante yan. Diba? So, salamat po sa ating Panginoon. Dapat may worth. O yun, may mga kalabit-kalabit na. Importante na makita po natin yung worth. Mahalaga ka pa rin sa akin. Ikaw pa rin, Panginoon, ang number one. Ikaw pa rin ang sa akin. You are worthy. You are worthy. So every time na we worship God, ang application is yung ating pagpupuri. Regardless of our situation, hindi naman nababawasan yung kabutihan ng Diyos. When I say regardless, pag may problema ka, hindi naman nababawasan yung kabutihan ng Panginoon. Maharing ang ating lens lang na ginagamit o yung salamin na ginagamit natin ay yung isang side lang. At dahil nakatingin tayo sa mga problema, which is normal naman yung problema, pero pag tumingin tayo sa overall, mabuti pa rin pala ang Panginoon. Nakakaranas tayo ng problema, pero yung iba, mas may matindi pang problema. Parang, Lord, salamat kasi kahit may problema ako ay nakakatayo pa rin ako. Yun, buhay pa rin para maayos yung problema. Marami pong mga bagay na pwedeng makita sa ganung mga bagay. So, yun po ang magdadala sa atin para mas lalo pang purihin po natin ang ating Panginoon at laliman po yung ating po pagpapasalamat dahil siya po ay dakila. Yun yung kanyang worth. Amen, amen. Hallelujah. Pangalawa, ngayon pong umaga, we worship Him with our whole being. Ayun, hindi part one, hindi kalahati, hindi whole being. Sabihin natin sa ating katabi, buo. Narinig niya ba? Buo, ibig sabihin, whole being. At ang ibig sabihin niyan, marami pong mga sinasabi dito, love the Lord your God. Ano bang ibig sabihin ng love the Lord your God? Meron pa ako uling video at hopefully hindi na siya mag-error. Ang definition po ng love the Lord your God, base po doon sa original na pagka-translate sa Deuteronomy chapter 6 verses 4 and 5. Okay na po yan. I want to look at the third key word in this prayer, how Israel is called to love their God. But what does that mean? Love is a very common word in most languages, as it is in ancient Hebrew. It's pronounced Ahavah. It most basically refers to the kind of affection or care that one person shows another. It sometimes describes physical affection, like the king of Persia's love for Queen Esther. But there are other Hebrew words that more specifically refer to physical desire or sex. Ahavah is more broad. So Abraham had Ahavah for his son Isaac, that's parental love. Jonathan showed Ahavah for his friend David, that would be brotherly love. In fact, a whole group of people can have Ahavah for their leader, like when the Israelites showed love for their king David. Ahavah can even describe loyalty between political allies, like Hiram, the king of Tyre, loved David. They had good relations, and so Hiram wanted to help David's son Solomon build the temple. These are all different kinds of affection described with the one word, Ahavah. Now, all of this is helpful for understanding God's Ahavah in the Old Testament. So in Deuteronomy, Moses told the Israelites, God showed affection for you. He chose you because of his Ahavah for you. So God doesn't love because the Israelites earned it or deserve it. It simply originates from God's own character. He loves because he loves. This is why Jeremiah can say that God's love is everlasting. It has no end because it has no beginning. God's love just is an eternal fact of the universe. And God's love is not a duty, it's a genuine feeling, an affection that God experiences. This is why the prophet Hosea compares God's love for his people to a husband's Ahavah for his wife, or to a parent showing Ahavah for their child. It's one of the strongest things that God feels. But that doesn't mean that God's love is just a feeling. God's love is also an action. It's something God chooses to do. Like when Moses says, because of God's Ahavah for your ancestors, he brought you out of Egypt with great power. God's love isn't just a sentiment, it is something God does. And so, in the Shema, Israel is called to respond to God's Ahavah by showing Ahavah in return. And just like God's love, human love is to show itself through actions. Like in Deuteronomy 10, what does the Lord your God ask of you except to fear the Lord your God, to walk in his ways, to love him and serve him, and to keep his commands? All of these actions are centered around love. If I'm not doing them, I don't actually love God, I just say I do. Which leads to one last thing. In the Old Testament, I show my love for God by how I treat the people around me.
In Deuteronomy, we read that God defends the cause of the fatherless and the widow, and he shows Ahavah for the immigrants among you, giving them food and clothing, and so you also show Ahavah for the immigrant. So the people are to imitate God's Ahavah by showing Ahavah for others. This is the idea underneath the famous line, "You shall Ahavah your neighbor as yourself." And so at the end of the day, all of this is rooted in God's own eternal Ahavah. Like we read in the New Testament letter of 1 John, we love because God first loved us. And that's the Hebrew word, Ahavah. So, love the Lord your God. Sabi, love the Lord your God. Ang isa pong nakuha ko po dun sa message na yun is, love is not just a feeling or emotion, it's an action. So ibig sabihin, you do something out of that love na na-receive mo sa Panginoon. So when you say, love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your mind, it's something na gusto pong ipakita ng Panginoon sa atin na dapat po yung ating pong pagmamahal sa Kanya ay buong aspeto ng ating buhay. Tingnan po natin, sabi doon, yung whole being. Isa-isahin po natin. Yung una po ay, sabi doon, with all of your heart. Ano po yung ibig sabihin ng with all of your heart? Ibig sabihin, sa ating mga puso, we are talking about Him as the priority ng ating mga buhay. Nilagyan ko po ng definite article. Hindi lang a priority, kundi the only priority natin. Okay? Alam niyo po ba ang priority ng bawat isa sa atin? Hindi ko man sino-sino man. Ang ating pong Panginoon. Number one sa buhay po ng bawat isa sa atin at nasa ating mga puso. With all of your heart. Ang sabi po ng salita, meron pang isang word. With all of your soul. And meron pang isa. With all of your mind and with all of your strength. Isa-isahin na po natin. Sabi po doon, with all of your mind and with all of your strength. Kung titingnan po natin, yung lahat ng aspetong yan, doon nakafocus sa strength, pero gusto ko mong i-focus yung lima din, yung apat din, with all of your heart, with all of your soul, and with all your mind, and with all of your strength. Ibig sabihin, yung whole being natin, we should worship Him. And when we talk about love, it's not just feeling, but we should do it action. Okay, papakita natin yung ating pong pagmamahal sa ating Panginoon sa ating puso. Okay, ang laman ng ating mga puso ay ang ating pong Panginoon. At yung ating Panginoon, hindi lang puro sa simbahan yan. Kahit ikaw ay nasa labas, it shows na yung heart natin ay nagmamahal sa ating Panginoon. Yung kind tayo, maayos yung ating pananalita, meron tayong kindness sa ibang mga tao, yun laman ng ating mga puso. With all of your soul, yung ating emotions. Ang soul po ay emotions natin yan. Kasama po yung mind. Summarize natin. Yung mind, emotion, will, intellect, kung paano tayo mag-iisip, ay nagbibigay po ng kapurihan sa Panginoon. And that is loving God with all our soul and with all our mind. Yung pwede kang magalit pero kinukontrol mo, emotion po yun. Yung soul mo is intellect. Anong iniisip mo? Yan po yan, soul, mind. Polluted ba? Or kung ano-ano bang pumapasok sa ating kaisipan? And kung hindi po yan maayos, we are in God with all of our soul and with all our mind. So we are instructed nowadays, lalo na sa kanyang mga salita, na we should worship Him with all our being. And lastly, dyan sa verse na yan, with all of our strength. Anong ibig sabihin ng strength? Ng ating lakas, ng ating pong katawan na physical body. Parang sinasabi natin, huwag nating abusuhin yung ating physical body. Alalay lang, yung i-value natin yung ating katawan na kung saan mag-glorify ang ating Panginoon. I-take care yung ating katawan. Kumain ng masasarap na pagkain. Di ba? Wag laging fast food. I mean, anything na makakatulong at magbibigay ng magandang kalusugan. Mag-exercise kung merong time. Parang hindi ako nag-exercise. Yung anything na kung saan ay ma-value po yung strength natin na pangit naman na naglilingkod tayo sa Panginoon at napapabayaan yung ating katawan. Di ba? Pangit naman na Kristiyano tayo tapos yung ating katawan ay hindi masyadong okay. Kumbaga, alas dos pa rin, nagra-random videos ka pa. Mga ganun. So dapat ay matutulog ka na. Yung mga bagay na kung saan ay pwede nating i-value yung ating katawan and that is worship mo sa harapan ng Panginoon. Amen. Yan po ay pagpupuri natin sa Panginoon. Hindi yan limited. Walang nakakita yan. Ikaw lang. Pero you are giving your strength para mabigyan po ng glory ang ating Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. So that is worshiping the Lord with all of our being. With all of our being. Sabi po ng verse 33,
to love Him with all of our heart. Yan yung reply ng tao. With all of our strength and everything. Sabi po ng salita ng Panginoon, with all understanding, with all your strength. Hallelujah. At sabi po doon, and that is the most important than any burnt offerings and sacrifice. So pag minahal natin ang Panginoon sa ating pong whole being, that will glorify God. And that will receive yung worship na dapat ay karapat-dapat sa Kanya dahil nabibigyan natin ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Kapurihan ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Yung time, effort, money, kaisipan, lahat, nabibigyan po ang kapurihan ng Panginoon, that will glorify His name. Amen? We worship His worth. We worship His with our whole being. Okay? Hindi partial. At panghuli, dito po sa talatang ating binabasa, we worship Him by loving others. Nag-contemplate ako kung isasama ko po ito, pero kasama ito sa verse. Ang worship pala natin sa Panginoon ay kasama yung, when we say worship, we love God. Kasama pala yung mahal natin yung ating pong kapitbahay, yung others, yung, pwede ba yung others ay pwedeng sabihin, wala namang enemies dyan, di ba? Pero others, ibig sabihin ng others is beyond us. Pagkatapos natin, others na po yun. Sila na po yun. Ibig sabihin, ang extension ng love ng Panginoon para sa atin ay para sa iba. At hindi naman agad-agad na mararamdaman ng mga tao yung love ng Diyos automatic na from God mismo. Kundi ang gagamitin niya ay ang bawat isa sa atin para maramdaman ng iba yung pagmamahal na yun. Ang sabi ng verse 31, the second is this, love your neighbor as yourself and there is no commandment greater than this. Sabi ni Jesus, ibig sabihin, if you know the 10 commandments, okay, or 9 commandments, pero pag na-miss mo itong love your neighbor as yourself, ay pwede nating sabihin na hindi ito practical na pagmamahal o pag-worship sa ating Panginoon. We've been talking about sa prayer meeting yung church hurt na tinatawag at iba pang mga areas ng buhay natin, yung mga baggages like pride, mga tinatawag na mga hypocrites, lahat yun, parang ang sama pong pakinggan, di ba? Parang, bakit hindi mo mahal yung, mahal mo ang Lord, pero hindi mo mahal ang kapwa? Even John himself, binanggit niya sa 1 John na, paano mo masabi ang Diyos na mahal mo siya, pero yung kapitbahay mo o sino man, hindi mo mamahal. Pero again, ang pinaka-foundation niyan ay yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. So I'm not saying na madaling gawin yun, kasi ang natural natin is hindi magmahal. Pero kapag tayo po ay nakaranas ng pag-ibig ng ating Panginoon, mas madali pong i-extend yung love na yon. And that's our worship sa Panginoon sa ibang mga tao. Okay? Nabanggit na natin that you can love, you can share or you can give what you don't have. Paano mo siya mamamahal o mabibigyan ng pagmamahal kung tayo mismo hindi nakaranas ng pagmamahal? Pero when we talk about worship as a whole, God is extending ng ating worship, lalo ang ginagawa natin, ang translation niyan, ang application ng ating pong worship sa Panginoon is meron tayong concern sa ibang mga tao. You begin to have that concern sa ibang mga tao. I'm not saying not to love na bigyan mo siya ng, sandukan mo siya ng tinola. Sa probinsya kasi uso yung magpalitan kami ng mga ulam. Nahihiya ka pag 3 piraso ang binibigay, sir, bibigyan mo lang siya ng 3. Ay 6 yung kanyang mga anak. May ganun kami experience eh. Hindi lang ganun. Ganun sa probinsya eh. Pero dito sa atin is yung kahit may mga tao na chinichismis tayo, you show love pa rin sa kanila. Kahit may mga sinasabi sila sa atin, we still live a life that glorifies God. At kapag makita nila yan, grabe itong tao na to, itong si sister. Kahit pinagchichismisan tayo, tama pa rin yung ating action. And that's application of the love that God has given to us and it will translate it to with others. Yun po yung point. Importante na makita natin. Ang sabi po ng Panginoon, to love your neighbor as yourself is most important than all burnt offerings and sacrifices. Meaning, lahat ng ginagawa yan, sa temple yan ginagawa. Lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, kumbaga sa simbahan, ang magandang translation ay pag-uwi natin ng tahanan. Okay, maring dito, God bless you, sister. God bless. Ang galing si ano, sister, no? Pero ang pinakamagandang translation niyan is pag-uwi natin sa tahanan.
kung paano ba tayo mag-respond sa ating kapitbahay, kung paano ba tayo mag-respond sa ating asawa, sa ating mga anak. Diba? Importante yun na yung ating pong kinukonfess dito sa simbahan ay merong laging translation sa ating pong community. Because hindi tayo maging effective at yung ating pong worship sa Panginoon ay pwedeng pong sight kapag hindi translate sa ating pong mga tahanan. Meron po tayong mga nakikita na umiiyak sa simbahan, pero pagdating sa bahay, nagkakaproblema. Pero hindi naman natin ginajudge, pero dapat ay maayos yung ganung mga bagay. Are you following? Yung hindi naman tayo lahat perfecto, may pagkakamali pa rin, pero make every effort na mag-jibe yung ating pong confession dito sa harapan ng sa church, sa ating pong Panginoon. Hindi limited sa church, kundi maging sa ating mga tahanan, maging sa ating pakikitungo ng ating mga, kung tayo po ay boss, tungo ng ating mga empleyado, lahat ng ating nakakasalamuha, merong reflection ng pag-ibig ng ating pong Panginoon. Kaya sabi niya, yan po ay importante sa mga burnt offerings. Nung unang panahon, pakitang tao lang yung mga burnt offerings. Yung mga Pharisees, di ba, nagbibigay sila ng mga offering. Nagbibigay sila, mayayaman sila. Pero yung lahat ng kanilang binibigay ay hindi po nila pinapakita yung real at genuine concern sa mga natural at local people noong mga panahong yun. So that's why Jesus said those words. At kahit yung tao ay narecognize yung ganyang aspeto. Nawa mga kapatid, alam ko, this is God's purpose na mas lalo nating makita kung anong ibig sabihin talaga ng worship. The first Sunday pa lang, pero makita natin yung flow ng worship is about His worth. Worship is about His worth. We worship His worth sa buhay ng bawat isa sa atin. And when we talk about worship, we worship hindi half-hearted. We worship with our whole being. Okay? Ng ating kalakasan, hindi po ng ating, we're not talking about 1.5 hours sa simbahan, ha? Ay, nagsimba na ako, okay na ako. Hindi. We're not talking about 24 hours a day. Hindi rin po yun. May mga cliche para na, ay, dapat pag Sunday, ibigay mo sa Panginoon. So, pag Saturday, hindi. Pag Monday, hindi. Di ba may mga kasabihan ng ganun? Ay, pag Sunday, dapat hindi ka nagbubukas ng tindahan. May mga ganun kaming nakausap. Dapat hindi ka nagtatrabaho. Dapat wala mga extra-extra. I mean, sa probinsya yun, pero parang nadadala pa rin sa Manila. Hindi po ganun ang ibig sabihin. Ang point is, kahit nasaan ka, hindi yan limited pag Sunday. Whole being. Are you following? Amen? Hallelujah. Whole being. At yung panghuli, we worship Him by loving others. Sa mga susunod po ng mga messages natin, titingnan po natin yung mga detalye ng mga salitang yan. Pero bila pong pasimula, ito po ang gusto ng ating Panginoon na when we worship, makita po natin yung kanyang worth, makita po natin yung ating kalagayan na buong-buo sa harapan ng Diyos, at makita din natin yung iba. Pansin niyo po yun, vertical, horizontal, at yung level po ng ating worship ay para sa Kanya. Sa Kanya, sa ating mga sarili, at sa ibang mga tao. Napansin niyo po yun? We worship Him. We worship Him with our whole being. Tayo na ang pinag-uusapan, at yung pangatlo, iba naman ang pinag-uusapan. That is the summary of when we worship our God. I don't know kung ano po yung ating kalagayan sa harapan ng ating Panginoon. Kung itabuman ay applicable sa buhay po ng bawat isa, merong mang struggles na kung saan ay parang hindi natin na-accomplish ang mga bagay na to. Hindi naman para i-judge tayo. Ito pong mga salita ay binabahagi, maging ako applicable ito para sa akin, sa bawat isa sa atin, upang sa lahat ng areas ng ating pong ginagalawan, ng ating pong mga buhay, 24/7, 7 days a week, 360 days a year, makita po natin yung worship na kung saan ay nakafocus po sa ating Panginoon. And when we do that, nakikita po natin na when we do that right at with attitude, ay makikita po natin si Lord po ay mabibigyan ng kapurihan sa ating mga buhay. Hindi ito automatic, hindi ito okay agad. Oh, tapos na, yes, napakinggan ko na, apply agad. May mga struggles. Pag Tuesday, nakalimutan na natin. Wednesday, nakalimutan natin. Kaya pwede lang tayong bumalik lagi sa salita ng Panginoon at maging maayos. Hindi yung magtuturoan tayo. Ay, ganun si sister, ganun si brother, ganun si... Ganun. Hindi po. Lahat tayo po'y saklaw ng mga mensaheng ito. And I believe that God will really move sa buhay po ng bawat isa ngayon pong umaga pong ito. Amen. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa ating pong Panginoon. Pwede po ba momentarily tumayo po tayo sa oras pong ito? Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon na tayo po ay mananalangin. Lord, You are worthy. Hallelujah, hallelujah. Pwede po bang sambahin natin ng Panginoon? Sabihan natin siya na Ikaw po ay worthy, Lord.
Hallelujah, hallelujah. Pwede ba nating sabihin sa kanya na siya po ay dakila? Sige po, malaya nating sabihin sa kanya, hallelujah. Lord, we worship for who you are. We worship your word sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. At Lord, ang desire namin, Panginoon, ay ipurihin ka with our whole being. Lord, patawad kung ang aming pong pagpupuri ay minsan kahit yung aming mga puso ay hindi kumpleto. Minsan kahit yung aming mga emotions ay hindi maayos. Minsan yung aming mga lakas ay hindi maayos na inailalatlag at naibibigay namin ang pagpupuri po sa inyo. Patawad, Panginoon. At minsan, Panginoon, halos kadalasan, yung aming pagpupuri po sa inyo ay parang hindi po nabibigyan ng katugunan kasi mahal ka namin. Pero yung iba naming mga kasama sa bahay o kapitbahay o yung others, Panginoon, ay hindi po naging recipient ng love mo, Panginoon, through us dahil for some reasons. Pero ngayon, Panginoon, you've not just commanded us, you encourage us, Lord, para gawin po namin yung tama that when we worship, Lord, hallelujah, we worship your worth, we worship with our whole being, we worship you, Panginoon, by extending that love that we have received from you to others, Lord, hallelujah. At lalabas kami, Panginoon, hindi lamang kami lang yung Kristiyano, kundi this will encourage us para mag-invite ng ibang mga tao para sila po'y makakilala sa iyong mga salita, para sila po'y mapagpala, Panginoon, at hindi lang kami ang maborn again at mag-worship po sa inyo, kundi yung mga kasama namin sa bahay, mga kapitbahay, Panginoon, at ang entire community because, Lord, ito po yung kalooban nyo sa buhay po ng bawat isa. Lord, bless every decision, bless every commitment ngayon pong umaga na gusto po naming bitawan, gusto po naming sabihin sa inyo. Marami pong salamat, Lord God. Hallelujah. And even, Lord, as we receive communion this morning, i-prepare nyo po yung aming mga puso sa umaga pong ito, O Diyos. Purihin ka at luwalhatiin sa pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. Amen, amen. You may be seated momentarily.